Just this morning, while personnel from Pasay City Police Station were conducting their routinary patrol along Rojas Boulevard, they responded to a kidnapping incident involving a Chinese national. That eventually led to the arrest of four suspects, including a former policeman, and the recovery of one caliber 45 and pieces of ammunition for caliber 38, knives, illegal drugs, and other contrabands. So cases of illegal possession of firearms, illegal drugs, and bladed weapon are also now being prepared for inquest proceedings. Thank you very much, sir. Mr. Mark Makalalad of DZWB. Good morning, Chief, or good morning, Ma'am Jing. Sir, ask ko lang, dun sa 6 na positive, dun sa drug test natin, 5 sa NCRPO, 1 sa Region 8, ano po yung status ng mga ito, tsaka kung positive din po ba sila sa confirmatory test? Yes, based on the reports, the confirmatory test were done and such results tested positive also. Okay. Regarding naman po dun sa kidnapping incident na narespondihan, lahat po ng suspect na apat, lahat po yun police? No, only one is ex-police. And we are now verifying all the other pertinent data na nandiyan. Okay. And the history of the police, kung ano yung mga previous assignments dyan. Okay. So right now, sir, chinecheck pa yung background ng police na yun? Yes, yes. Okay. Including those confiscated items and the mga ibang evidence na nakuha. Mm-hmm. Sir, ano yung reaction nyo dito, sir, na may panibagong insidente na naman na former policeman ang sangkot, especially kidnapping pa po pala? Yan, nakakasakit ano, but it goes to show na tama lang yung pag-dismiss natin sa kanila. We are consistent in our, kumbaga yung pag-follow up na hindi talaga sila karapat dapat sa police service, that's why they were dismissed, and still, kahit wala na sila sa atin, when they continue to commit crimes, hindi sila papatawarin ng ating kapulisan. Sir, puntahan ko lang yung question na prepared ko regarding sa ICC. Kasi sir, I understand wala pang validation from government na nagpunta nga dito yung mga ICC investigator. However, si Senator Antonio Trillanes, sabi niya po na may information siya na nung December pa natapos siya investigation at anytime from now, pwedeng naniniwala siya na may warrant of arrest na lalabas within the first half of the year probably, sir. So any reaction from that, sir? Well, as of now, we don't have any confirmed reports or communications reaching our office ano, to that effect. But nevertheless, in the interest of justice, sa ating kapulisan, the PNP is always consistent in the pursuit of justice, yung sa criminal justice system natin, we are cooperating with DOJ and with the other pillars of our criminal justice system, and we want to make it known to each and everyone na gumagana po ang sistema natin. That's on my part, sir. Paano kung halimbawa may warrant of arrest, paano ito i-implement? Sinong police yung magsaserve nito? Ano yung magiging conflict? May problema ba tayo sa jurisdiction, sovereignty? Ano yung issue dito, sir? Well, with that aspect, I'll just get directives from the highest, from the higher office, whatever will be the treatment of this, if it will come out. So meaning, sir, pag kahit may warrant of arrest, hindi agad ma-implement? I cannot comment on that as of now. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Next, we have Ms. Raya Kapulong of ABS-CBN, followed by Mr. Patrick De Jesus of PTB4. Hi, Chief. Good morning. Chief, good morning. Just a follow-up po dun sa kidnapping case, ano po yung profile nung sangkot na na-dismiss na police? Well, dati na ba siyang involved din sa kidnapping? Yan ang tinitingnan namin ngayon. Kung ano talaga yung background ng police na to. So it's ongoing. Maybe we can give you further details once we have it. Kumbaga yan ang ginagawa natin ngayon.
Okay, Chief. Chief, my other question is, over the weekend po, nagbabala ang DILG na maaaring parusahan ang mga taga-barangay na magsusulong, mangampanya at magkukomento sa People's Initiative. Prior to this po, meron bang kautusan ang DILG sa inyo? Paano i-implemento? Aarestuhin po ba yung mga barangay official na mapapatunay ang sangkot? Thank you. Well, if it falls under any violations of law, we might. Pero yan ang pag-aaralan natin. But that issue is some sort of political para sa akin. What the PNP, the side of the PNP is, we should not be, kumbaga, we should be apolitical. Although we have our own personal opinion and what you call preferences, but as far as the PNP is concerned, as an organization, we should be distancing ourselves to that issue. Just a follow-up. So you mean to say, Chief, sorry, just to reiterate, hindi po makikialam ang PNP when it comes to this issue unless na yung there are violations of law, and yan ang titignan natin kung there are violations of law. Kasi ang gusto ko ang ating kapulisan, talagang professionalism lang. Nothing political, nothing personal, batas lang. When you say may violations, what are you referring to, Chief? Yan ang mga titignan natin, mga coercion or something. Titignan natin. Pag-aaralan namin. Thank you po. Thank you, sir. Mr. Patrick De Jesus of PTB4. Chief, good morning po. About po dun sa tanong, may directive na po ba sa DILG? May directive na po ba from DILG to monitor po yung dito po sa People's Initiative sa mga barangay? As of now, we have not received any formal communications on that. So titingnan pa namin kung ano talaga yon. Tapos, Chief, dito po sa 6 na nag-positive sa drug test, ano po yung ranggo po ng mga ito? And warning na lang din po sa mga police na masasangkot pa sa illegal drugs. Well, except for the names, we have one police senior master sergeant, one police staff sergeant, 3 patrolman, and one police chief master sergeant. Yung place of assignments nila, Chief, hindi naman po sa drug units? Wala ako dito, no, pero pwede namin ibigay yan kung sa drug units sila assigned. Thank you po, Chief. Thank you, sir. Next, Mr. Alfred Dalison of People's Journal, followed by Mr. June Veneracion of GMA7. Morning, Chief. Sir, question ko lang doon sa mga ongoing drug test. Sir, na nasa batas na yung mga nagpa-positive, they are required to undergo a mandatory drug rehabilitation and treatment. Ganun din bang ginagawa natin sa mga police na nagpa-positive before they are expelled from the force, sir? With regards to the drug rehabilitation, kailangan yon. But with regards to their stay in the service, definitely we don't want to be staying in the service longer. No? So the fastest way that we can, of course, observing the due process, dapat matanggal na sila kagad sa servisyo para hindi na sila maka-cause ng further damage. Sir, last na lang. Sir, magre-retire na po si General Sermonia this week. Tapos meron pang mga hindi na fill up na ibang sensitive positions. Anong latest po? May we know? Actually, honestly, I'm encountering difficulty. Ano? There are vacancies. Ang problema kasi is we have a pending bill. Yung reorg bill in the legislative. Such that pag fill upan ko yon, there are some positions na as of now it's good only for 1-star. But once that law will be approved and it might be approved soon, magiging 2-star yung positions na yon. And parang ang hirap mag-adjust later on. So yan ang mga pinag-uusapan namin ng DP. So ano yung mga pwedeng fill upan namin na positions ngayon that if ever that law will be approved, ay hindi gaano makarambola.
Otherwise, kung makakarambola na naman, we might as well just wait muna yung ano. At 1 month or 2 months na OIC will not harm the organization naman. Kesa yung we will be placing officers, tapos later on, baka mag-back out because of the effect of the bill, mahirapan kaming maghanap ng pwesto or worse, baka tatanggalin namin yung mga nakapwesto na. Masakit naman yon on the part of the officers na mailagay na. Kasi one star entry tapos biglang mag two star, saan mo ilalagay yon? Parang mahirap. But definitely, pinag-aaralan namin yan. Gusto namin kargahan na kaagad. But gaya ng sinabi ko kanina, if it will be affected by the MUP, I mean the reorg bill, baka mag-paro muna kami, mag-lilo muna or mag-disturb and making sure that there will be not much disturbances in the organization once that law will be approved. Thank you. Thank you, sir. Mr. Jun Veneracion of GMA 7, followed by Mr. Kim Salinas of A to Z. Sir, balikan ko lang. Ay, good morning, Chief. Balikan ko lang yung Pasay kidnapping. Poco-related ba yun? Anong detalye ng kidnapping na yun, Chief? Pasay kidnapping, sir? The Pasay kidnapping case? Yes, ano yung question? Ano ba yun? Poco-related? Ano po ba ang... As of now, the investigation is ongoing, but what we know is he is a Chinese national. The victim is a Chinese national. Yung Chinese national na yun, saan siya nag-work? Alamin pa namin. And the ex-police, the ex-cop, siya ang leader ng group na naaresto? Ano naging particular role ng police, ng ex-police, ex-cop, sorry? Once we get the details, bibigay namin sa inyo. Most likely meron na, but as of now, wala pa tayo natanggap. We'll give you further details on that. Chief, yung tanong ko pala dun sa Jordania National, last week, may nakatakas na isang Jordania National. Umaattend siya sa hearing eh. Actually, under custody siya noon ng immigration. Tapos after the hearing, was able to escape. Anong may coordination na ba kayo with the BI? Anong mga efforts ang ginagawa nyo? Well, definitely, kasi kukunti lang ang taga-immigration. So we are giving our help then. We are providing help. There is coordination. Although yung nung nawala ngayon is under the custody of the immigration. But nevertheless, we are coordinating and we will be helping them. Thank you. Thank you, sir. Mr. Kim Salinas of A to Z, followed by Ms. Third Ann Malonzo and J. Mark Tagala. Good morning, Chief. Sir, follow-up ko lang din doon. Nasaan ngayon yung custody nitong Chinese nationals na kinidnap? Nasaan siya ngayon? Nasa Pasay ba? At the same time po, ano na po yung... ilan po ang laman nito? Isang Chinese nationals lang po ba ang involved? Well, as of now, he is in under the custody of the Pasay City police. And with regards to the background, inaalam natin. But nag-isa lang siya. He's a businesswoman and alam na rin ng residence na... Yeah, but I don't think we are at liberty to divulge the specific address. But yun lang masasabi natin as of now. She's a businesswoman and single and nag-isa siya sa nung nakuha and she is now under the custody of the Pasay City Police. Even so, yung mga suspect na yun, it's nasa custody ng Pasay City Police. And meron pa bang ibang suspect na kasama bukod dito sa apat at yung dating police? At the same time po, paano ito, sir, na paano nakaagad to na-respondihan? Meron bang nagsumbong? Meron o minamanman na po ba ito, sir? Thank you po. Well, the good thing is because of our police visibility patrols ng ating kapulisan, timely po na nandun yung kapulisan natin during the commission of the crime. Ganitong mga incident, especially on the service pa ng mga PNP personnel po natin. Yeah, again, I'm reminding to the commanders on the ground, especially sa ating mga regional directors, let us continue our drug testing and ipursige natin yan. I commend especially yung Region 10, yung efforts in arresting yung
by Basda Police, and also for NCRPO and Region 8 for the drug testing. Ituloy-tuloy natin yung internal cleansing. That is the only way na para maniwala ang ating kababayan, mga Pilipino, or of course, mga dayuhan, that the police force is really doing its best to weed out of its organization mga misfits and its kalawags. And also, sa ating mga kapulisan na medyo tumataliwas ba at ayaw umalain, again, I'm reminding you sana, for your family, at matas ng seldo natin, ipakita naman natin na talagang we deserve na yung sweldo na binibigay sa atin ng ating bayan. And also, yung police visibility patrols natin, yung mga mabubuting police dyan, ako'y napapasalamat din. Salamat sa inyong effort, especially in these mga activities, mga festivities na nangyari wherein walang mga major incidents. Ako'y napapasalamat. It's something that we can be proud of and ituloy-tuloy po natin. Maraming salamat. Thank you, sir. Ms. Third Ann Malonzo of Sunstar. Hello. Sir, good morning. Sir, as a matter of transparency, balik lang ako dun sa case ni Beauty Queen, si Ms. Camilon. Kamusta, sir, yung effort sa paghahanap dun sa ibang suspects? At the very least, sir, may pangalan na ba tayo? May identification na po ba tayo? I believe yung dalawa po, may dalawa pa tayong Zandos. Yeah, we are at in constant coordination. Nag-update sa akin yung CIDG foray. And of course, yung pati na rin yung local police. Yun nga lang, I cannot pwedeng ibigay yung detalya sa inyo, no? So as na medyo kahit paano makakatulong sa amin, ha? Pag we will not divulge yung details ng ating ongoing investigation. But ang masasabi ko lang, ginagawa natin ang lahat ng makakaya natin. We are not letting go of this case. And pati yung ibang mga kasama na na-involved dun sa kaso ay ipuporso din natin. Sir, may pangalan na. Although you cannot divulge. Sabay, pwede natin sabihin siguro yung ano, yung may nag-voluntarily submit ng kanyang sarili for preventive custody at driver in Balayan MPS. So far, yan lang muna may bigay ko. The other details, mas maganda itago muna natin. Sir, you know, speaking of magpantay, Jeffrey, magpantay yung driver na nag-surrender, no? Mm-hmm. Na napangalanan na rin natin earlier. Sir, nung nag-surrender siya, may nasabi ba siya? And how vital naman yung paghahanap natin dun sa two other witnesses, yung mga John Doe's? Well, with regards to yung mga sinabi, pwede bang sa amin muna for purposes of the investigation? Okay, sir. Doon naman po, sir, kay Major De Castro, no? Will the PNP continue to monitor him? Kasi, syempre, wala na po siya sa custody ng PNP. So, possibly, pwede na po siyang magtago sa pagkakataong ito. Will the PNP continue to monitor yung kanyang mga whereabouts? Para, if ever, hindi naman, pero pag may warrant na siya, makuha siya agad? Yes, of course. That is a part of our effort. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, we have Mr. J. Mark Dagala of Radyo Pilipinas, followed by Mr. Paul Montibon of SMNI. Hello, hello. Chief, good morning po. Sir, last week, dumulog sa DILG yung ilang mga movie producer asking ng tulong ng DILG, ng PNP, regarding do sa campaign against sa piracy. Ano po ang inyong direktiba, particularly sa PNP Anti-Cybercrime Group, patungkol po dito? Well, with regards to anti-cybercrime at saka lahat ng kapulisan, no, especially sa CIDG, yung anti-fraud and commercial crimes nila, sila nakakasabi. We have issued directive and really, the movie industry needs our help. We will be, we already issued the directive for them to run after this anti-piracy. That is an ongoing effort. Isa sa mga pinagtutuan din natin ng pansin. And aside yung paglapit nila kay DILG, sinabihan na rin tayo ng DILG at the same time, lumapit din sila sa atin. Sir, coincide po noon, binalita rin ng PNP ACG na
matagumpay naman yung kampanya against cybercrime and kasama na rin dyan yung piracy and iba pa hong forms of cybercrime. Masasabi po ba ng PNP ngayon na well-equipped na ang kapabilidad ng PNP pagdating ho sa paglaban dito sa cybercrime? Ganito ang kwan, ano, kasi assigned tayo sa cybercrime, dati anti-cybercrime group. As of now, yes, we are at par. But, you know, this is a continuous endeavor, yung pag-upgrade. Kasi pwedeng tayo ngayon nag-uusap, I can say that we are at par with the other countries. But 2 months, 3 months from now, obsolete na kagad. Mabilis ang pag-evolve ng technology. And that's why isa sa mga pinagtutuunan na natin ang pansin is how really to keep this updating and upgrading of our equipment and skills at pace with the advent of technology. Pero as of now, I can say that we have that capability. Salamat po. Thank you, sir. And lastly, we have Mr. Paul Montibon of SMNI. Good morning. Hi, sir. Hi, General. Good morning po. Hingi lang po kami ng update doon sa Davao Region. Ano nga po ba yung efforts na ginagawa ng PNP in coordination to sa nagdaang mga pagbaha at landslide po? Thank you, sir. Yeah, it's very unfortunate that because of the natural disaster na nangyari po doon. As of now, in our evacuation center, we have 554 and yung occupied, we have 33. Ang number of evacuees by family, we have 426. And if we talk about individual, i-clarify ko na, yung family, 426. For individuals, we have 1,608. For infrastructure damage, we have, because of the landslide, we have one. For flooded areas, we reported 21 areas, and there is a continued supply of electricity, walang disruption. And ang masaklap, yung mga namatay, there were 18 and one injury. Six injured. Yung kapulisan natin naka-deploy, they are in coordination with other agencies, tumutulong, and sana itong mga numbers na to ay hindi na madagdagan.